Ang nakadiugat naan. Ay, ang diugat naan. Oh. Look at that one. Ayan. Ito yung next natin na i-harvest na lemon lime rubber tree. Ayan, napakataas na niya. Meron na siyang dalawang branches here on top. At nagkamali ako nito pag-markot. Hi everyone, good morning. This is Teacher Noy. Once again, welcome back to my YouTube channel, Gel Vlog. For today's video, I am going to harvest the Ficus Elastica that I marcotted last month. Dalawang Ficus Elastica ito, lemon lime and also the black Prince rubber tree. But before that, don't forget to subscribe and tap the bell icon for more updates about the videos that I'm going to upload only here in Gel Vlog. Before anything else, magpo-coffee muna ako. Magtawid gutom lang. Ito yung una kong minarkot. At nakita ko naman na okay yung pagka-markot ko kasi may mga roots na lumabas. Kaso sobrang taas. Dapat pala dito ako nag-start pag-markot sa kanya. Kaso yung plano ko ay ma-markot ko pa ito kapag na cut ko na yan after 1 month. Magma-markot naman ako dito para mag-grow yan at tree-like yung maraming mga branches. Kukuha lang ako ng aking cutting shears para maayos yung pagka-cut. If you wonder why I put my handkerchief my head, kasi pawisin ako eh, para hindi pawisan, hindi magdiretso sa mukha ko, because I use yung pang ano lang, pang brighten. Okay, let's start. Yan siguro. Ay, ilang Lego. Diugat naan. Ay, ang diugat naan. Oh. Look at that one. Ayan. Tadan. Tadan. Punasan lang natin siya. Tanggalin naman natin yan. Para hindi mag-infect yung wounded na part. Ay, mayenta niya. So next natin na i-harvest yung isa pang rubber tree, yung lemon lime, doon sa kabilang. I-sanitize muna natin. Labo, ay i-sanitize kayo ng ikaling. Kahit ganito siya, pero sanitize pa rin natin. Ito yung next natin na i-harvest na lemon lime rubber tree. Ayan, napakataas na niya. Meron na siyang dalawa branches. Ito guys, kakaiba sa Black Prince. 2 weeks lang ito. Ganito na pwede nang ma-harvest. Madali itong mag-produce ng kanyang mga roots compared sa ibang mga Ficus Elastica na matagal. At nagkamali ako nito pag-markot. Magkasabay yan sila, kaso lang, hindi ko nabalatan ng maayos. Kaya na late. So, mabol naman siya. Same din sila ng month na pag-harvest. So we will cut it here. Remove lang natin yung kanyang tali. Guys, huwag kayong matakot kapag mag-markot. Balatan nyo lang talaga ng maayos para hindi ma-close yung kanyang ano balat. Sometimes mag-propagate tayo ng mga Ficus Elastica kapag hindi nabalatan ng maayos, mag-close yung binalata natin. Malagyan ng kanyang ano, ito, balat. So, hindi tayo mag-succeed. So, yung kailangan. Yan yung mga roots. Yan
lagyan lang natin yung part ng aloe vera, guys, ito. Para ma-support yung kanyang pag roots dito. Napahayan mo siyan, Bill. Napahayan mo siyan. Kanak da yan, B. Mapropagate ka di ako ng ito, narabo. B. Ito. Ito. Propagitan mo ako. Tapos guys, kapag gusto nyong madali siyang mag-roots, gumamit kayo ng coco peat. Haluan nyo lang ng lupa. Dapat yung lupa, guys, yung masyadong, yung parang basa na lupa, yung madaling didikit. At huwag nyong kalimutang i-mist yung na-markot na part every 2 days para may moisture lang, para makatulong yun sa paglabas ng kanyang mga roots. Kaunti lang man roots na yun. Lagyan natin ng aloe vera. Ayan. Napahingi yung lemon. Kanak na sa yan, B. Oh, si Matak. Butang tayo sa soul pag birthday. Pag birthday. That ends for my harvesting of the Ficus Elastica. Guys, don't forget to subscribe and tap the bell icon for more updates. And kindly share also this video sa iba para makatulong tayo sa mga nagko-collect ng mga halas. So that's all for today, guys. Bye for now. This is Teacher Noy once again. I'm happy that you are here watching this video.